Kailan ka pa nakalaya? Importante pa ba sa'yo para malaman mo kung kailan ako nakalaya? Sa bagay, napakawalang kwenta mong tao, hindi ko na dapat tinatanggap. Sige. Hindi ka pala nagbabago. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Para sabihin ko sa'yo, nana kayo. Bagsak na ang negosyo nyo. Bagsak na ang pamilya nyo. Lahat ng negosyo nyo, pati yung ospital, bagsak na. Ibabangon ko ang lahat. Ano? Gagawin mo yung ginawa ng mama. Kaya mo ba maging mama maganda? Pareho ng mama. Ah, o baka naman may kinalaman ka doon. Sabihin mo sa akin. Alam mo, hindi ko akalain na may ganong klaseng racket ang nanay mo. Kung pagalitan ako, akala mo linis-linis? Yung palang masahol pa sa demonyo yung nanay mo. Yung dapat ang pinakulong mo. Nakulong ka dahil sa kagagawan mo. Kagagawan ko? Pinakulong ako na nanay mo! Yes, you deserve it! I don't deserve it! Ang masakit dito, pinabayaan mo siyang ikulong ako. Parang nakalimutan mo na lahat ng ginawa mo sa akin katarantaduhan, ha? Ha? Matagal na panahon ako nanahimik eh. Pero hindi ko mapapangako sa'yo na mananahimik ako ngayon. Tidama ko. Batikos ang opisina kong gabo. Kailangan kong maibalik at tiwala ng mga tao sa atin. I need results. Hindi yung puro report at pag-iimbestiga ang ginagawa ninyo. I need names, I need suspects na maiharap ko sa media. Habang tumatagal, lalo tayong nagmumukhang inutil sa lahat ng tao. Huwag kayong mag-alala, sir. Dodoble namin ang aming efforts. Ako na mismo ang tututok sa kaso. Huwag mag-alala. Ilang beses mo na ba sinabi sa akin yan? Pero puro problema ang binibigay niyo sa akin. Gawin niyo mabuti ang trabaho ninyo. Hindi yung puro salita at pangako. If you have no further questions, General Chavez, permission to leave, sir. Sa tingin mo, inosente yung magkakapatid ni Hernandez. Imposible. Magkakasabot yung buong pamilyang yan. May pasok ka pa, di ba? Sige na, pumasok na. Mamalit ka pa. Sige, kuya. Ingat ka, kuya. Sige na, maisipin tong mga to. Ipapor surveillance natin si Amelia at Anton? Yun ang gusto ni Emman. Gusto nga niya siya mismo gagawa eh. Mag-assign ka ng tao doon ha, para gumawa ng surveillance. Eh, sa bagay, para official. Pero di ba, swelto na silang dalawa? Tingin mo ba, innocent talaga sila? Hindi. Pero siyempre, Sam, they're innocent until proven guilty. Ayun ang sa tingin mo doon sa sinabi ni Colonel Manzano. Na isa sa mga kamag-anak ng biktima ang gumawa na? I mean, like, they have the motive, but are they capable? Well, bakit naman hindi? Kasi nag-search ako. Ni-research ko ang mga pamilya na ito. Tinignan ko yung mga background nila. Yes,
Meron silang history ng mga broken family, drug addiction, abuse. Hindi sila perpekto. Pero kaya ba nilang pumatay ng tao? Alam mo, Sam, hindi mo rin naman talaga masasabi. May mga taong akala mo normal. Pero may mga lihim pala. Tapos pag nagalit, nako, magtago ka na. Sa bagay, hindi mo talaga alam ang pwedeng gawin ng isang tao pag nagdilim ang paningin niya. Nakakagawa ang mga tao na hindi natin naakalaing magagawa nila. Pero Marcelo, hindi ito crime of passion. Pinagplanuhan to. Executed by a professional killer. Planado lahat. Na pwedeng inutos ng mga kamag-anak ng biktima sa isang gun for hire. Pero Marcelo, sapat ba ang galit para magawa nila to? Alam, Sam, dalawa lang naman ang nagtutulak sa tao para gawin yun. Dahil sa sobrang galit o sobrang pagmamahal. Katartaduhan ang ginagawa mo? Ha? Alam ba nila ang ginagawa mo katartaduhan sa akin? What are you saying? Pumalik na ako sa doktor ko. Sa diabetes. Nirefer niya ako sa neuro. At sabi ni neuro, mag-undergo ako ng spermogram. May mali. Doktor ka, di ba? Doktor ka, di ba? Pasahin mo ang resulta. Pasahin mo! May mali! Ibig sabihin, mababa ang sperm count. Ibig sabihin, bawag ako! Sabihin mo sa akin, Amelia. Sabihin mo sa akin kung sino ang ama ng sinatay. I'm sorry. Ha? Sino? I'm sorry, Nestor. Don. Sorry. Merienda ko muna. Yes, sir. General, di ba sinabi ko sa'yo? Gusto kong malinis na trabaho. Linis ko naman po ah. Sigurado ka? Ano po problema? Malaki ang problema mo. Ano na naman to, boss? Hindi ka nag-ingat. Nag-iwan ka ng kalat. Ba si Lester? Opo, sino po kayo? Huwag ang mag-alala. Makikilala mo rin ako. Pero sabi po ni Mommy, don't talk to strangers. Matakot. Hindi naman ako nangangain ng bata. Lester? Lester?
Paano ka nakapasok? Nalimutan mo na atang tumira ako dito sa bahay. Nga pala, kararating ko lang. Nestor? Nestor po? Kayo po ba yung daddy ko? Sabi po kasi ni Mami, Nestor ang name ng daddy ko. Kayo po ba ang daddy ko? Bakit di mo sagutin yung bata? Sagutin mo! Bakit niyo po kami iniwan? Yan ang tanong na Mami mo lang ang makakasagot. Pwede ba sa labas na lang tayo mag-usap? Kailangan na magpahinga ni Lester. He's just a friend. I'll be back alam. Pag kinagawa mo dito, pwede ba umalis ka na? Gusto mo diretsahan? Ha? 20 milyones. Ano? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Amelia naman. Kaya mong diskartehan yan. Ako nga, nabayaran mo nun eh. Pati nga pamilya ko, pinabunburan mo ng pera eh. Ay, dami kong alam sa inyo. Nanahimik ako. Nanahimik ka nun dahil pinanahimik ka ng mama ko. Pinagbantaan ako ng nanay mo, pati ang mga magulang ko. Ngayon kaya kami balik dahil wala na siya. Hindi. Balik ako para kunin ang akin. Iyo? Di ba ikaw ang nag-dispile ko ng pera namin? Ikaw ang may utang sa amin. Ang kapal ng mukha mo. Kaya naman. Bayaran mo ang kapalit na reputasyon mo. At alam ko kung gano'ng kamahal niyang sikreto ang tinatago mo. Pwede ba tumahimik ka? Do you actually believe that I will care what people will say? Hindi naman to para sa publiko eh. Para sa alam mo. Anton. Celine. Sorry ah, pumasok na ako sa kwarto. Nakabukas kasi yung pinto eh. Okay lang. Namimiss ko na siya. Celine, hindi siya ipapahamak ni Mama. Naniniwala ako sa kanya. Gusto ko rin namang paniwalaan yun para kay Robby. Pero kung hindi ang Mama mo, sino ang kumuha sa anak ko? Bakit siya kinuha? Hindi ko masasagot yung tanong mo. Pero gaya mo, naniniwala ako na buhay pa si Robby. Akala ko ako na lang umaasa. Hindi, Celine. Nabuhayan ako ng pag-asa sa mga sinabi ni Mama. Kung ganun, anong nangyari kay Robby? Nasaan siya? Nahanapin natin si Celine. Tutulungan kita. Kahit ako hindi ko matatanggap na patay na si Robby. Salamat. Celine, pwede ba dito na magpalipas ng gabi? Kahit doon ako sa baba matulog. Gusto ko kasi makasama. Salamat.
At kahit kailan, hindi kita iiwan. Celine, mauna na ako. Pasensya na ako, nakistorbo ako. Hindi, wala yun. Pero kumain ka na muna. Handa naman na yung pagkain. Nagmamadali na kasi ako eh. Anton. May pantisal akong dala. Halika, mag-almusal muna tayo. Nako, salamat ho. Pero kailangan muna pong bumalik sa ospital mong maaga eh. Sigurado ka? Magkape man lang. Halika, sayang yung pagkain. Next time na lang po. Tapos na rin po ako magkape. Sigurado ka? Opo. Mauna na po ako. Sige. Paano nangyari ito? Walang identity ang fingerprints. Paano walang nag-match na suspect sa database ninyo? I understand your frustration, sir. Ganun din naman ako. Pinapatrabaho ko ulit at fingerprint matching so we are 100% certain of the results. Kahit ulit-ulitin nyo yan, sa tingin nyo may mapapala kayo? Wala! Ito na lang inaasahan natin ngayon. Paano ngayon? We're back to zero. Patuloy pa rin ang paghahanap namin ng mga bagong leads, sir. Magbibigay ka na naman ng mga pangako. Sawang-sawa na ako. Ginagawa niyo ba talaga ang trabaho ninyo? We are doing everything at the NIA that we are capable of doing, sir. Kung ginagawa niyo ang lahat, bakit lagi na lang walang kinauwian ang mga investigasyon ninyo? Dahil inutil ang mga tao mo? Wala na bang silbi ang ahensya mo? I mean no disrespect, sir. Pero hindi naman yata tama na pagsalitaan ng ganyan ang NIA. Like I've said before, malaki itong sindikatong kinakalaban natin. Marami silang paraan para guluhin o sirain ang any aspect of this investigation. Tama na! I am giving you 1 week, Colonel Manzano. Isang linggo para gawin ang trabaho ninyo. Kapag wala pang magandang resulta, ililipat ko sa ibang ahensya ang kasong ito. Do you understand? Yes, sir. You're dismissed.